Hello guys, hello mga ka-DIY. Ngayon, ipapakita ko na naman sa inyong counting kaalaman na nanggagaling kay Pultec. Ito yung mga experience lang ito ni Pultec. Itong motor na ito mga ka-DIY, ito yung mga local rewind, yung mga nabibili lang dito sa tindahan natin, yung mga tindahan ng mga motor rewinding, tindahan ng mga pisa ng electric pan. Ito yon. Iba guys yung mga color coding nito guys kaysa dun sa mga galing China. Yan yung mga ready made na electric pan. Yan kasi pag ang electric pan kasi nasunog na yung motor nya, kailangan na natin na iparewind. Lalong lalo ng mga ka-DIY yung mga nabibiling China made, mga aluminum na yun mga ka-DIY, aluminum ang winding noon. Kaya mas maganda pa yung mga gawa natin, gawa ng mga Pinoy, mga local technician natin, mga local manufacturer natin, talagang tanso ang ginagawa nila. Yan katulad nito, yan tanso ito mga ka-DIY. Dito ako may tiwala mga ka-DIY sa tanso na to kasi mas matibay. Yun ang sinasabi naman nila, pag rewind na daw, makonsumo daw sa kuryente. Depende na lang yan mga ka-DIY sa mga nag-rewind ng motor. Yun pong kalaman na yun ay galing po sa experience ni Pultec DIY Repair. Kaya mas gusto ko yung nire-rewind talaga. Ayan. Maganda kasi tanso. Ngayon mga ka-DIY, iba yung sinabi ko nga kanina na iba yung color coding talaga nung galing sa China. Yung kasi dito sa Pilipinas. Ito mga ka-DIY, itong dilaw na to. Ito yung capacitor. Dito natin ilalagay yung capacitor. Ayan. At ito naman mga ka-DIY, ito yung green, white, black, and red. Ayan mga ka-DIY. Ito yung green, ito na yung line. At saka ito yung running. Ayan. Ang speed 1 yan mga ka-DIY, itong white, speed 1 yan, speed 1. Speed 2 is black. Ito mga ka-DIY, speed 2, black. Ayan. Speed 3 ay yung red. Ayan. Lagi lang natin tatandaan mga ka-DIY itong green na to kasi ito yung line. Line. Okay? Ngayon, papakita ko sa inyo mga ka-DIY kung ilan ang impedance nito, ilan ang ohms. Kasi, pagdating sa speed mga ka-DIY, iba-iba ang reading nyan, iba ang ohms nyan, iba ang impedance nyan mga ka-DIY. Yan. Titingnan natin kung gumagana ba itong mahiwagang pantawas ni Pultec. Ayan, gumagana naman. Ngayon, magtitesting tayo dito mga ka-DIY. Simula dito sa line, kulay green. Titestingin natin. Susukatin natin kung ilang ohms yung speed 1. Ayan mga ka-DIY, kung ilang ohms yung speed 1. Kasi magkakaiba-iba yan ang reading yan. And susukatin natin mula dito sa line, yung kulay green. Ayan mga ka-DIY, yung kulay green na to. Kulay green, ayan. Lagay natin dyan yung kahit magkabaliktad naman yan mga ka-DIY yung tisprat, yung kulay ng tisprat. Ayan, simula tayo rin sa speed 1, white. Titingnan natin yun, 304 mga ka-DIY, 304 ohms. Okay, doon naman tayo sa speed 2, yung black. Yun. Yan, pababa ng pababa. Yan. Habang tumataas mga ka-DIY, yung habang lumalakas yung electric pan, bumababa naman yung ohms niya. Ayan, 263. Speed 2. Ito naman tayo mga ka-DIY sa speed 3, yung kulay red. 221. Ayan. Kaya mga ka-DIY, ang electric pan, mas kumukonsumo kapag mabilis ang speed. Yan. Yan ang tip sa inyo ni Pultec DIY Repair.
Kaya kung hindi naman ganong mainit mga ka-DIY, bawasan nyo lang yung speed ng electric pan nyo para makatipid tayo sa kuryente. Ayan. Tsaka hindi nahihirapan yung electric pan. Hindi siya ganong umiinit. Ayan. Tsaka dito naman tayo mga ka-DIY sa yung sukat ng kapasitor, yung dilaw niya. Ayan, nasa 495. Ayan, hanggang 500 ohms yan mga ka-DIY. Yun, yung mga ibang nagpapagawa nga sa akin, mga ka-DIY, sinasabi nila, umuugong lang daw, ang sira daw kapasitor. Yun nga mga ka-DIY, meron silang tama doon. O kaya may tama din sila. Kasi hindi lahat ng umuugong lang, o kaya hindi nag-i-start, ay kapasitor ang sira. Kaya pag na minsan pagka ano talaga itong winding ng kapasitor, katulad nito pag nag-open na yan, pag wala kayong makita sa na-reading sa tester, ibig sabihin yan sira na yung winding ng kapasitor. Okay? Ayan. Kaya hindi lahat ng hindi nag-i-start. Ayan mga ka-DIY, pasensya na kayo at mayroon tumawag na naman kanina. Kaya naputol yung video natin. Sana ba tayo mga ka-DIY? Na-explain ko na ba rin sa kapasitor? Yun. Ito pa pala mga ka-DIY. Yung motor, yung mga electric pan nyo, yung sinasabi na kapasitor lang ang yan sira. Kung hindi mo niya tulungan, hindi mo niya ikutin, yung ilis eh, hindi siya iikot, maaaring kapasitor nga mga ka-DIY. Pero kailangan i-check muna natin yung winding dito sa kapasitor section. Yan lang mga ka-DIY ang tip ni Couple Tech. Okay. Simbolin ko na ito mga ka-DIY. Ayan mga ka-DIY, titestingin natin. Okay, lagyan na natin yung kapasitor para malaman natin kung tama ba yung sinasabi ni Poltec. Lagyan natin yung kapasitor. Mga ka-DIY, ang kapasitor nito ay yung value na is 1.7 microfarad by 400 volts yun, mga pang electric pan talaga yan, bagong bago yan mga ka-DIY, kakabit ko lang. Okay. Yan, lagyan natin mga ka-DIY ng ano, huwag natin kakalimutan, lagyan ng yan, shrinkable choke para safe tayo, hindi magka-decate. Kung wala naman kayong shrinkable choke, kahit electrical tape, okay na yan, masking tape, okay yan. Pero si Poltec talaga ng shrinkable choke ang nilalagay lagi dyan. O kaya yung spaghetti choke, yung mega choke, mas maganda yun.
Ayan. Oh, tingnan natin. Itong saksakan mga ka-DIY yan, pan-testing natin. Dito natin ilalagay yung line 1 sa line, sa green, kulay green ng motor. Ayan. Ayan, ito yung saksakan mga ka-DIY. Testing lang naman ito mga ka-DIY. Dinidemo ko lang sa inyo mga ka-DIY. Ayan, tsaka dito na tayo mag-umpisa. I-tape ko nga rito para kita ba sa camera. Ayan, kita ba sa camera. Isog natin. Ayan, ganyan. Tape natin. Para sinudot natin dyan. Okay. Lagyan natin ng tape din yung motor para makita sa camera na umaandar. Ayan, tingnan natin kung naandar ba. Kung tama ba yung garantisabog ba yung ito tinuturo ni Fultec. Okay, medyo yung saksak natin mga ka-DIY. Sinasaksak ko ito sa kurinte. Ayan, tingnan natin. Line 1. Speed 1 white. Yun. Ayan, mga ka-DIY. Oh. Tama ba? Clockwise. Ayan, tama. Clockwise siya. Speed 2 black. Yun. Speed 3 ay red. Okay. Yan, titingnan naman natin kung ilang ampere. Yan, mga ka-DIY, ang capacitor nito. Yan, titingnan natin ilang ampere dito sa maliwagang pantawas ni Fultec. Speed 1 ba? Kaya bang basahin ng tester ko? Yan, point 22 ampere. Yan, tingnan natin kung tataas yung speed to. Oh, bakit hindi kaya basahin yung speed to? Yan, point, oh, bumaba, point 20, speed 2, point 23, speed 3, oops, bakit hindi kayang basahin, ang mahiwagang pantawas ni Fultec, yan, gawang China lang kasi ito mga ka-DIY, yung pantawas ni Fultec, yan, okay mga ka-DIY. Yung mga hindi pa nagsusubscribe dyan, pakisubscribe naman ka-DIY para madagdagan naman yung subscriber ni Fultec. Ayan, thank you very much. Pakikalimbang na rin yung bell para manunotify kayo pagka mayroong mga bagong upload si Fultec. Ayan, thank you very much. Prob. Yung.